Devotion number 30. Magandang araw po. Ang ating pong passage for today is mula sa aklat ng Mateo, chapter 4, verse 17. Na ang sinasabi dyan ay ganito. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi kayo at alikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ito ang salita ng Diyos. Ang mensahe na hatid ng Panginoong Jesus na patungkol sa liwanag na ipinakita niya doon sa mga nakaupo sa lupain ng anino at kamatayan ay pawang napakalinaw. At yan ay walang iba kundi ang mensahe ng pagsisisi. Dahil ang kaharian ng langit ay narito na. Ito ang parehong mensaheng ipinagsigawan ni John the Baptist, ang kanyang forerunner sa Matthew chapter 3 verse 2, nang sabi ni John the Baptist, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Tandaan natin ang pagsisisi ay napaka-importante. Pero ito din ang kadalasang ipinag-iisang tabi o hindi binibigyang diin, hindi binibigyang importansya sa pagtuturo ng gospel. Kung ito man ay nababanggit minsan ay hindi naman ito nabibigyang emphasis or na-elaborate ng husto. Dahil ang pagsisisi na hinihingi ng Panginoong Jesus ay hindi lamang simpleng pagsisisi sa nagawang kasalanan na aware tayo, you know? Kundi ito yung uri ng pagsisisi na may kasamang pagtalikod mismo sa kasalanan. Pagbabago ng buhay, pagbabago ng landas na dinadaanan, pagbabago ng kaisipan. Dahil kasama ng bagong buhay ay ang bagong pamumuhay. According to Matthew chapter 3 verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Diba? Yan ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ang pusong tunay na nagsisisi ay mayroong bigla ang pagbabago. Mga pagbabago sa kanyang mga ninanais na nasa kanyang puso. At bilang resulta nito ay ang bagong pag-uugali. Maaring hindi agad perpekto at hindi talaga magiging perpekto, pero dapat mayroong pagbabago. Ang tunay na nagsisising makasalanan ay nakakakita ng ganda ng katuwiran o righteousness at hindi lang yan, nagkakaroon rin siya ng pagkamuhi sa kasalanan. Ang pagsisisi ay mananatiling pangunahing demand ng gospel. Ito ang unang ebidensya at unang bahagi ng pagliligtas ng banal na espiritu sa kaluluwa ng isang makasalanan. Walang naligtas o maliligtas na hindi nagsisi at hindi magsisisi sa kanyang kasalanan sa harapan ng buhay na Diyos. Now, sa sermon ni Apostle Peter sa Acts chapter 2 verse 38 ay ito yung panawagan niya. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magbabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Nakita natin na parehong bagay ang kanyang tinuturo. Same in 2 Timothy chapter 2 verse 25. Nang sabi naman dyan ni Pablo kay Timoteo ay ito, "Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan." So, ang pagsisi at ang pagtalikod ay magkasamang bagay yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi posibleng or hindi pwedeng magsisi ka pero hindi ka tumalikod at hindi rin pwedeng tumalikod ka nga pero wala nang pagsisisi. Kasi may mga ganun tao eh. Nagbago pero walang pinagsisihan. Now, kung ang tunay na pagsisisi ay napakahalagang panawagan sa panahon ni Jesus, mas lalo pa itong naging mahalaga sa panahon natin ngayon dahil mas malapit at mas papalapit pa ng papalapit tayo sa pagdating ng kaharian ng Diyos. My question for you today is this. Anong uri ng pagsisisi ang iyong ginawa sa harap ng Panginoong Jesus? Noong sinabi mong ikaw ay sumuko na sa Panginoong Jesus. Noong sinabi mo na ikaw ay naligtas na. At noong sinabi mo na ikaw ay Kristiyano na. Ayun lamang po, mag-ingat po ngayong araw na to. See you tomorrow. Have a blessed day.